Maayong adlaw mga higala. Ito po ang pagpapatuloy ng second season ng Isang Bumo kay Tulfo. If Mother Nature could only file a charge or complain, ano ang kanyang sasabihin? Isang sumbong ang nagtulak sa amin para talakayin ang kalagayan ng ating kalikasan. Idinulog sa atin ni Rica May Ausa ang nangyari sa kanyang ina, si Teresita Tiano. Si Teresita Tiano ay tagapagtanggol ng kalikasan, isang environmental defender. Ang environmental defender, ayon sa United Nations, ay isang individual o grupo na nagtataguyod sa mga karapatan ng tao kaugnay ng kalikasan. The moment you mine here, that is never, ever, ever, ever the right choice for an island ecosystem in a geohazard zone. Saklaw ng kalikasan ang tubig, hangin, lupa, gayon din ang mga hayop at halaman sa bundok, gubat at bodies of water. So, ano ba ang nangyari kay Teresita Tiano? Nang tanggapin namin ang sumbong ni Rica, ang aming akala, isa lamang itong karaniwang kaso na lagi naming hinahawakan. Not so. Sabi niya mamamatay daw po siya doon sa lupa niya. Ang nangyari kay Teresita ay hindi pinick up ng mainstream media sa Metro Manila. Pero ang nangyari kay Roberto Cadodoy Balyon ay big time news. And we all should be happy for him. Si Cadodoy ay environmentalist at leader mangingisda sa Kabasalanan, Zamboanga Sibugay, Sapul, 1986. Pinatunayan niya na maaaring sabay na paunlarin ang industriya ng pangingisda at pangalagaan ang kalikasan. Ang resulta, isang sustainable marine environment. Ang kanyang tagumpay ay tagumpay ng kanyang komunidad at ng kalikasan. Ngayong 2021, si Cadodoy ay isa sa limang Asyano na pinarangalan ng Asia's counterpart ng Nobel Prize, ang Ramon Magsaysay Award. Because of his achievement, Cadodoy shot to national and international prominence. On the other hand, over in Barangay Karuray, San Vicente, Palawan, Teresita Tiano, whose lifetime advocacies were similar to Cadodoy's, was literally shot. Shotgun po, anim po na ano, na tama po sa katawan niya. Shotgun, sinakgun siya. Ako po si Rica May Ausa ng Puerto Princesa, Palawan. Humihingi po kami ng hustisya sa walang kalinawan na pagpatay sa mama ko noong July 12, 2021 sa Barangay Karuray, San Vicente, Palawan. Ang ina ni Rica ay hindi namatay sa isang aksidente. Sinadya ang kanyang kamatayan. Teresita Tiano, 62 years old, isang katutubong mangyan, ay hindi lamang ina ng kanyang mga anak in the sense that she was a mother to the wildlife and indigenous communities. Iyon kaya ang dahilan kung bakit siya pinatay? Anong motibo ng pagpatay sa anak? Motibos, sermon. Katulad po nung paghaharang po ng mama ko sa mga illegal na aktibidad. Ano yung mga illegal na aktibidad, iha? Katulad po nung pag-i-illegal lagi. Umabot sa pamilya ni Teresita ang deadly news noong July 12, 2021. Ilang kababayan ang nakakita sa bangkay niya sa isang liblib na pook sa sityo Panamin, Barangay Karuray, San Vicente, Palawan. Nakataob o nakadapa si Teresita sa lupa. Noong unang beses niyo makita yung katawan ng nanay mo, ano yung hinala ninyo? Anong dahilan ng pagkamatay niya? Yung hinala po ma'am ng mga kamag-anak po namin na nakakita po doon mismo sa pangyayari ay nasumpong lang daw po ng high blood. Kasi yung wala po talaga makikita ma'am na mga dugo-dugo po ma'am kasi nga nakataob po siya. Habang iniintay ng mga tao ang pagdating ng mga otoridad sa scene of the crime, meron silang napansin. Napansin po nila yung hawak po ay yung payong po na dala-dala ng mama ko. Is nailawan po nila may mga butas-butas po. Ilang tama? Ilang butas? Apat po ma'am yung naandoon sa may payong. Diyos ko po, Panginoon ko! Diyos ko!
Baril talaga? Baril talaga? Baril talaga? Shotgun po, anim po na ano na tama po sa katawan niya. Shotgun, sinapgun siya. Malupit ang sinapit ng ina ni Rica sa kamay ng mga kriminal. Parang baboy damo daw po yung mama ko, ma'am, kasi may tama po ng baril sa mukha. Saan tama? Saan sa mukha? May tama po siya dito ng baril, ma'am. Tapos lumusot po dito yung bala. Tapos may isa pa po ditong bala, ma'am. Hindi ko po alam kung saan po siya dumaan. Mm-hmm. Pero sa ulo daw po eh, may tama daw po yung mama ko sa ulo. Mm-hmm. At meron po siya sa dibdib dalawa. Meron na pong suspect, sir. Mga tauhan po ni Kapitan, yung tatlo po. Sino yung Kapitan? The suspect. Kapitan po ng Barangay Karuray, San Vicente po. Anong pangalan niya? Si Kapitan Lubisel Bungat po. Ang tatlong suspect ng murder na kinasuhan na sinasabing mga tauhan ni Kapitan ay sina Ronald Tagle, Rizal de Bandillo, at Rogelio Israel. Natural na kulangan ang pamilya ng biktima. Kung ang tatlong suspect ay mga tauhan lamang, may nag-utos sa kanila. E sino pa nga ba ang posibleng nag-utos kundi ang kanilang amo? At ang amo nila ay ang kapitan ng barangay. Ito ngang si Lovisel Bongat. Kinausap namin ang ilang residente ng Barangay Karuray upang alamin ang mga bagay-bagay. Lumalabas na itong si Kapitan Bongat ay maraming illegal na aktibidad. Yung nakakasira sa kaligasan din, ma'am, yung nagpapakwari siya ng walang permit, ilang permit yung kwari niya. Yung bundok doon, pinabuldok mo po yan. Naging tapat niya yung bundok. Pinapakalbo yung bundok? Pinapakalbo? Opo, pinabuldok niya sa bulldozer na may tatak na parating. Sabi pa nga ng mga residente, kinakamkam ni Kapitan Bongat ang halos 19 hectares na homestead beachfront sa barangay. Tatlong etarya ng nasabing property ay bahagi ng ancestral domain o lupaing ninuno ng mga katutubong tagbanwa. Ito ang isa sa mahigpit na tinutulan ng pinatay na si Teresita, isang mangyan. Ang tagbanwa at mangyan ay dalawa lamang sa mahigit na 100 upland tribes ng Pilipinas. Sila ang tinatawag na indigenous communities. Aming mga tribo ang nagbigay tanda sa mga hangganan ng ilog at lupa. Sa Mindanao, ang tawag sa kanila ay Lumad. Sa Northern Luzon, sila ang Igorot. Matatagpuan sa iba't ibang isla ng Pilipinas ang maraming iba pang tribo. Isa sa pinakamalaking problema ng mga katutubo ay ang ancestral domain o lupaing ninuno. Kinakamkam ng mga negosyante at so-called developers ang lupaing katutubo. Magandang illustration nito ang di umano'y ginagawa ni Kapitan Bongat sa lupain ng Tagbanwa. Yung ancestral domain, ito yung lupain no, na matagal nang pinanghahawakan since time immemorial kung tawagin natin. Kasama dito yung mga natural resources, so kasama yung tubig, yung mga puno, yung mga plants. Kasi nga, katuwang dyan yung culture, spiritual life, yung economic survival nila. Isang kabuuan ito na pagmamayari no, ng mga katutubo. So yun ang ancestral domain. So hindi lang siya yung mismo physical na lupa na nakikita nila. Ipinahagi namin kay Clarice Espinosa ang ginagawa ni Kapitan Bongat. Siyempre, hindi tama ang ginagawa ng barangay captain, no? Lalong-lalo na kung hindi naman nakonsulta ang mga katutubo. At kung meron na lalong titulo ang mga katutubo, hindi basta-basta pwedeng ibenta or i-dispose of yung property. Na kung hindi ibibigay or ito-transfer yung lupa sa hindi miyembro ng indigenous cultural community. So mali yun na gagawin ng isang barangay sa opinion. Pwede namin magawa ay mabigyan sila ng legal assistance at iimbestigahan ang kaso, no? So titignan kung merong mga pag-iibang tao. At magre-recommenda yung ating regional office ng mga
proper actions, no, para doon sa biktima at kung ano ang pwede niya pang gawin. Meron po bang batas na nagpo-protekta sa kanila? Unang-una, ang saligang batas, no, kinikilala ang karapatan ng mga katutubo. At ipinagtibay ito, no, ng IPRALO or Indigenous People's Rights Act ng 1993. Ang tanong na ipapatupad ba ang mga ito? I don't think so. Nariyan ang Kaliwa Dam sa Sierra Madre. Mahigit 1,400 dumagat families ang mapapaalis sa kanilang ancestral domain kung sakaling matuloy ang proyektong ito. Kabi-kabila ang petisyon ng mga katutubong apektado ng pagmimina ng mga malalaking korporasyon. So hindi natin basta-basta pwedeng sakupin o basta-basta nalang kuhanin itong mga sa mga katutubo. Nalaman pa namin na itong si Kapitan Bonggat ay nagninegosyo rin sa wildlife trafficking at illegal trade. Nariyan ang drug trafficking, human trafficking, at weapons trafficking. And then here's the wildlife trafficking. Yan ang apat sa pinakamalaking transnational crime sa mundo. Sa Pilipinas, umaabot sa $1 billion ang halaga ng bentahan ng mga wild animals. Halos $50 billion naman ang nawawala bunga sa pagkasira ng ecology. Marami sa wild flora at fauna na ibinibenta sa black market ay matatagpuan lamang sa Palawan. Bagay na nagdadala sa atin sa mismong sitwasyon sa Palawan, ang sinasabing last ecological frontier sa Pilipinas tungkol sa deforestation. Ang Palawan ay nangunguna sa buong Pilipinas kung ang pag-uusapan ay pagkawala ng forest cover. Pinatunayan ito ni Attorney Griselda Anda, Executive Director ng Environmental Legal Assistance Center sa Palawan. Alam na alam ni Attorney Anda ang pagmimina at illegal logging sa iba't ibang bahagi ng Palawan. Hundreds of hectares yan. Sa Quezon halimbawa, no? Mm-hmm. Meron kang 200 hectares. Sa Nara, ganun din. Sa Espanyola, tapos sa Batarasa, ang proposed, no? Hindi pa ito yung actual, ha? Yung proposed na expansion ay 3,600 hectares ng natural forest. So, ano yan siya? Kumbaga future na deforestation. But, there's already road building na hindi natin na-estimate. Kaya, pasensya na, hindi ko categorically masabi kung hektarya. Okay. Pero ang maikikwento namin na maraming incidents ng illegal cutting of trees kasi may demand. Yung demand for wood. Hindi kaila sa atin na ang sinasabi ni Attorney Anda ay nangyayari sa buong Pilipinas. Dagdag pa dyan, hindi lang upland forests yan, yung mangroves yan sa baba. Kasi ang Palawan is a mangrove reserve. And the remaining 5% ng old growth mangroves in the country are all found in Palawan. So, if Palawan possesses 30% of the remaining mangroves in the Philippines. Nawala ng 64,000 hectares of forest area sa Palawan between 2001 to 2012. That is article by Global Forest Watch na sinulat ng Mong Gabi. Pero ang magandang tanong kasi kung yan ba ay napahinto. Kasi as we speak, tuloy-tuloy pa rin yung conversion. Bawa may plantation, yes, binanggit ko na mining, may illegal logging activity. So, all of those activities continue to take place here in Palawan. Hindi mo talaga maialis na yung pagkukulang sa pamamahala, no? May kakurakutan, di ba? Yung pagkukulang sa pag-enforce. Saan nanggagaling yung demand? Galing ba yan sa labas? Parang wildlife smuggling eh. Kasi mataas din ang Palawan for wildlife smuggling, no? Yung pangulin, iba pang wildlife, hotspot nga talagang Palawan. Kung ganyan ang sitwasyon, ano na ang nangyayari sa last ecological frontier ng Pilipinas at ng buong kapuluan? Again, as I am wont to say, let us take stock of things. Ang Community-Based Forest Management o CBFM ay programa ng gobyerno para sa pangangalaga ng ating forest resources. Aktibo sa CBFM si Teresita Chiano. Siya ay isa sa pinakamasigasig na miyembro ng mga
residente sa mga usaping kaugnay ng pamamahala sa kabundukan. CBFM was adopted as a win-win solution to the problem of occupancy in the uplands because these people can be partners of the government in the development, actually sustainable development of forest resources. So under the CBFM, which is simply... Sa pamamagitan ng CBFM, nagpipetisyon ang mga residente laban sa mga anomalya at abusong ginagawa ng mga gaya ni Kapitan Bonggat sa kalikasan. Taong 2017 pa, maraming beses na lumapit sa Community Environmental and Natural Resources Office at sa Provincial Environmental and Natural Resources Office ang mga residente ng Barangay Karuray para iulat ang paglalapastangan sa kalikasan. Walang aksyon umano ang mga nasabing ahensya. Ayon sa mga residente, posibleng may insider o kasabwat si kapitan sa mga ahensyang ito. Nakipag-ugnayan tayo sa Penro ng Palawan para alamin kung may permit to operate silang ibinigay sa Barangay Karuray. Ma'am, si Desa po ulit sa Tulfo, yung kausap niya last time. Yes, ma'am. Apo. Ma'am, nakita niyo yung mga documents na sinend ko po sa inyo patungkol doon sa illegal activities? Apo, ma'am. Ano po, ma'am, yung nakita niyo doon? Natrack po ba, ma'am, yung history nito? Hinahanap pa po nila, ma'am, kung na-actionan yung mga sulat na yun noon. Oh, I see. Pero, ma'am, itong awarded land sa kanila under CBSM, does it mean, ma'am, na they have the right na putulin yung puno or they will still need to ask for permission from DENR bago gawin yung pagputol? Lahat, ma'am, ng pagputol, especially within forest lands, kailangan subject to issuance ng permit ng DENR. Pero sa present situation natin ngayon, ma'am, walang issue pa ng custom permit sa mga naturally grown trees in forest lands. Oh, I see, ma'am. So, ibig sabihin, ma'am, as of now, hindi talaga nag-i-issue ang DENR in short? Wala po, ma'am, wala po. Sa madaling sabi, dahil walang ini-issue ang DENR ng permit, walang permiso ang pagpuputol ng puno sa Barangay Karuray. Dalawang araw matapos nating i-report sa Provincial Environment and Natural Resources ng Palawan ang mga ulat ng illegal activity sa barangay, agad nagpadala ng isang grupo ng foresters ang Penro sa Barangay Karuray para mag-imbestiga. Sa mga ganitong banggaan sa kapitan ng barangay na sangkot si Teresita Chiano. May dagdag na sama ng loob ang pamilya ni Rica sa pagkamatay ng mahal nilang ina. Inabot ng halos 24 oras bago rumisponde ang pulis. Nababagalan din sila sa kilos ng pulisya. Ito ang dahilan kung bakit nagsumbong na si Rica sa atin. Kung nandito po kayo sa area, yung area po na, nung namatayan po ay remote area siya, red area po, mga NPA, halos mga NPA mga tao doon. Oh, okay. So sa layo po ng area, ang hirap po mag-follow up at saka yung mga witnesses po talaga, takot na takot magsalita. So ayun ang alibay ng mga pulis ng San Vicente. Kung sa bagay, nalaman namin na 8 Marines at 4 na pulis ang nagsama-sama para kunin ang bangkay ni Teresita at makapag-imbestiga sa scene of the crime. Pero may ibang sinasabi si Rica. Bali po, Sir Mon, kung hindi pa po tinawagan nung staff niyo po yung Pulis San Vicente po, yung may hawak po ng kaso ng mama ko, hindi pa po nila asikasuhin at maipa-file po sa justice hall po yung kaso. Finally, noong September 3, 2021, naisampan na rin ang kaso laban sa 3 suspects sa pagkamatay ni Teresita Tiano. Samantala, hiningin namin ang panig ni Barangay Captain Lovisel Bonggat tungkol sa mga aligasyon laban sa kanya. Totoo ba na ikaw ay yung namumutol daw ng mga kahoy dyan, nilalapastangan mo yung kalikasan? Wala naman po akong pinuputol ng mga kahoy. Todo tanggi si Kapitan Bonggat.
biktima lamang daw siya ng pamumulitika at walang dahilan para kalabanin niya si Teresita at ang pamilya nito. Ko naman po kalaban yung mga pamilya na yan eh. Bakit ko naman po sila ipapatay eh? Ang ginagawa ko po sa aking kabarang eh, ito matulong. Matulungan yung aking mamayan, matulungan yung aking kabarangay. Yun po yung plano kung bakit ako nagkapitan. Yun pala, isang linggo bago namin makausap si Kapitan. Ang magaling na leader barangay ay inaresto ng mga pulis. Inaresto ng mga otoridad ng Kapitan Atanod sa Barangay Karuray sa isinagawang simultaneous na pag-serve ng search warrant sa apat na bahay sa Purok Pag-asa sa nasabing barangay nitong Sabado. Nakuha sa rest house of farm ni Barangay Kapitan Lovisel Vicente Bungat ang fragmentation grenade at dalawang rifle grenade. Habang isinurrender naman ng Barangay Tanod na si Jaygat Dula ang limang bala ng kalibre 45 bago pa man halugugin ang kanyang bahay. Ayon sa hepe ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Palawan na si Major Richard Jan Magachur, una silang nakatanggap ng mga impormasyon na nakikita nagdadala ng mga baril sa lugar ang Barangay Kapitan Atanod. Agad daw nila itong biniripika at kanilang ang nakumpirma na hindi rehistrado ang mga hawak na baril na mga nabanggit na personalidad, kaya agad nila itong inaplayan ng search warrant sa korte. Sabay-sabay na pinasok ang apat na bahay, kabilang ang farm at bahay ng Kapitan, bahay ng talo na si Gatdula, at isang nagngangalang Rizal de San Jose Bandiola dahil sa naiparating na mga impormasyon na ang mga nabanggit na mga tao ay nakitaan ng mga baril at bala. Kahit na no bail ang ikinaso sa kanya, himalang nakapagpiansa itong si Kapitan Bungat. Samantala, ang tatlong tauhan niya na kinasuhan ng murder ay nananatiling at large. Sinabi sa amin ng Commission on Human Rights na interesado sila na hawakan ang kasong ito. Pero alam naman natin na ang CHR ay walang police power. Ganyan po umaandar ang hustisya sa panig na ito ng mundo. Paano titiwasay ang mga biktima ng abuso at pangapi? At paano na ang ating kalikasan? There are no ready answers to these questions, but one way or the other, we have to find the right ones. Nature itself provides the answer. Ang mga gubat at bundok na nawasak ay muling mabubuo. Iwan lang natin sila. Left alone, they will recover. Magbabalik ang Isumbong Mo kay Tulfo.